Hello guys, meron na naman akong gagawin, electrosurgical unit. Ito po yung natawag nila na cautering machine. So, electrosurgical unit, Aceman TD311. So, kadadala lang nito na itong umaga, pinaliya lang ng user, kasi wala daw power. So, i-check natin kung wala pa power. On, wala kang power. Ayun po, wala kang power. So una, check natin yung mga fuse tsaka yung lamp, kasi yung lamp minsan pag ito busted, hindi rin pa-power yan. Una kong i-test check yung lamp nya. Gagamit ako ng isang multimeter. So meron naman buo yung fuse, sabi ko buo yung okay yung lamp. So next step, tanda yung fuse. Kumun lang nasira to. Buo naman isang fuse. Buo. Kapilang fuse. Buo rin. Buo naman din. So, buo guys yung mga fuse. So, ang sunod natin gawin, check muna natin yung pinaka plug nya. Power. Ngayon, pag check ng power, kailangan may resistance to guys. Mga transformer to, dapat nasa 2 point something lang ano nito. So, resistance. Kine-check mo yung resistance niya. Dapat ito mga 2.5 something lang. 2 point, almost 3 ohms. Kasi transformer to eh. On po. Kasi meron siyang 2.2 ohms. So, ibig sabihin, okay yung transformer, okay yung linya. So, tingin. Punta na tayo dun sa next steps. Bakit wala siyang power? Ngayon, tingnan ko sa manual. So, bubuksan ko muna. Makita nyo guys, ito yung laman ng loob niyan. So, ayan yung pinaka loob niya. So, may mga board siya dito. Tatlong board po yan. So, titingnan ko sa manual kasi kailangan ko makita sa manual. Hanapin mo saan yung board. So ito guys, ito yung schematic diagram niya, manual.
tingnan kung saan dito yung board ng control, power control board. So kung mapapansin mo yan, apat yan. 1, 2, 3, 4. So dito, 1, 2, 3, 4. So dito sa tatlong to, nandito yung control board. Ito yung logic board, driver board, power amplifier board. Yung power amplifier board, ito yun. Dito yun sa control na nito, mga control na. Kailangan ko yung power control board. So ito, ito yung power control board, guys. So ito yung power control board. So kasi wala tayong power, so usually ang titingnan natin power control board. So power control board ito yun. Power control board, guys, ito yun. Gagawa ko ng screw, gagawa ko ng lumnos. Ito yung pinaka power control board, guys. See? Ito yung power control board. So kung meron kang pampalit nito para hindi ka muna mag-troubleshoot, mas okay. Pag wala, troubleshoot mo. Pero ako, meron akong spare na ganito, kaya kukunin ko na. Actually, sa mga discard din namin na item, yung tinatabi ko lang kasi pag discard item, kahalang yung itatakong ko, kinukuha ko yung mga laman loob para meron akong makakay. Basta may meron pa akong machine na kaparehas na hindi pa naka-discard, itatabi ko yung mga board niya, kaya iniipong ko para magagamit ko. So meron akong naitabing board nito, kaya itatry ko siyang palitan. Yan, ito yung board na isa ko palit. So ito yung gumagana, ito yung nakakabit, ito yung nakakabit, ito naman, ito yung nakakabit dito, ito yung spare ko. So dalawa, ito yung hindi walang power dyan. So titesting ko ngayon itong power board. Madali mag troubleshoot, guys, pag meron kang spare parts, kasi modular naman to, module naman to, eh, board by board. So sa mga ganitong problema, wala siyang power. So isipin mo na, meron kang buo yung fuse, buo yung ilaw mo, buo yung transformer mo, pero wala siyang power. Isipin mo na, power control board. So ito yung power control board. I-testing ko lang. Ayun, inabit ka na. So i-test ko na ulit kung may power. Dapat yan, mag-a-alarm yan, kasi wala akong nilagay na plate. So wala akong nilagay ng ano, may power, dapat mag-a-alarm yan. Oh, see? So yung ibig sabihin, ito sira to. Kaya sira na itong board ito. I-re-repair lang ito. Marirepair naman ito, guys. Pero meron akong pampalit na spare. So gumagana siya. So yun lang. Kung gusto mong, ayun na yung may power na siya. Kung gusto mong malaman na may power output siya, i-test mo rin. Madali lang naman. So i-test natin yung, lagyan ko naman ng screw kasi baka mamaya tumumba. Sigurado lang. Ngayon, para malaman ko kung may up. Hindi lang power yung power board yung sira, kung hindi yung output niya, baka wala rin siyang output. So ito, guys. Magkakabit ako ng dito.
Okay, magkakapit ako ng negative ground. Dito yan sa plate. So, para. Tapos, gagamit ako ng forceps. Baka may power nga siya. Wala naman siyang power output. So dito na i-activate sa active para malaman natin kung may power pa talaga. 0 ko mo yan. So puno pula. So kung kita mo guys, may power na siya, may green. So pag pinindot ko to, kuwag. Dapat, gagana. Ito naman yung cut, kuwag cut. So try ko muna yung kuwag, ay cut. So ayun na, magana. Pero, lakas. Makapoy-apoy. Ayan guys, lagay ko ng tres, cut, baka mag-alarm tayo dito. So kuwag naman ako, 1 na kasi malakas to. Ayun, basta, magana na siya. So, so yun lang guys, ganun lang. Ganun lang yan. Ganun ang paggawa ng electrosurgical. Kasi, pag gagawa ka ng isang makina, kailangan, meron kang mas mabilis magawa pag meron kang manual. Meron kang ganito. Kasi sa mga luma, usually meron talagang kasamang manual yan. Madaling sundan. Hanapin mo lang yung board na sinasabi niyang power board. Yun lang. So, ayun guys. Ganun lang paggawa. Ganun lang kabilis. Kung may mga tanong kayo regarding sa mga electrosurgical, tanong lang po kayo. Mag-message lang kayo. Okay.